Yan, ito po yung ating ano. Ito po yung ating yan. Napanood niyo po sa ating video. Ang kalahati ng unit ito po. Kita niyo na. Ito. Yung binuhusan po na wala po, zero po yan. Zero kahoy, zero tukod, wala po pati mga header. Mga header po natin, wala pong tukod yan. Double beam po yan. Double beam po yan, mga ka-builders yan po. Double beam. Oh. 12 feet. Ito po yung unang slab. Ito po, 12 feet po yan. Oh. Yan po yung double beam. Yan po yung double beam. Apat na hollow blocks. Yan, beam naman po. 12 feet na. 12 feet na siya. Wala po salo yan. Tubular lang po yan. 2x3, 1.5 lang po yan. Wala po kung salo-salo. Wala na pong kakupas-kupas. May insulation na po yan. Kaya wala pong init. Wala po talaga. Kahit po dito. Kwarto po ito. Wala pong kainit-init. Hindi nyo po mararamdaman na matinding init po ngayon. Ngayon po is summer. Talaga tag-init po talaga. Lapit na po magmahal na araw. Init na po. O, pati pong ating stair, hagdanan, wala pong tukod dyan. Ang ginawa natin, wala po. Wala po kasalo-salo yan. Tubo man, kahayo, ay wala po, zero. Plywood lang po yan. Mga ka-builders, yan po. Plywood lang po yan. Matinding banig pong ginagawa natin dyan. Bakit po? Wala ng tukod. Walang kahoy, plywood lang po at GI wire at matinding banig lang pong ginagawa natin dyan. Kahit po dito, yan o, sa landing. Yan yung landing po, wala po. Pipinisin pa po yan, pipinisin. Pag pininis na po yan, ay, sure po, wala po sa loo yan. Wala po, hanggang dito po yan. Wala pong tukod yan, nakasalo, ay wala ho. Wala rin pong railings yan o. Sintada po yan mula ano yan. Ano po sa baba, ano po sa taas. Yan rin po yung 12 feet natin, yung huli natin binuhusan. Wala pong kakahoy, kahoy yan, naka-frame dyan, naka-ano, ay wala ho. Alambre lang po yan, hindi ko pa po tinatanggal, oh. Yan po, dyan lang po siya. Yan po, plywood lang po yan, matinding banig po. Halos, yan, 3 inches pa rin po. Banig ang minating natin dyan, ang mating po natin sa banig, 3 inches. Yan, kaya ganyan po yan, kaigting. Yan po. Wala po sa luya yan po. Tignan natin. Pwede pa maglagay ng tubo dito. Handle. Hanggang pataas po. Yan. Handle. Tubo. Tubo. Handle. Oh, wala pong railings yan. Ito po para secure po. Pag-akyat at pagbaba. Yan. Ito po ating kukuritab. Yan po ito gagawa na. Bubong niya. Buhos pa rin po. Buhos pa rin po yan. Buhos pa rin po yan. Wala pong bubong, yero, anumang yero pa po yan. Wala pong buhos po yan. Matinding banig pa rin po. Ito ang ating concrete top po na 12 feet, double beam. Pinatibay po natin yan ng matindi. Pinatibay po natin yan ng 10 beses. Ito, abang, may shade po yan para pag umulan, hindi po papasok dito. Ventilation po ito eh. Yan po yung pakagandang ventilation natin yan po ng bahay sa baba. Ventilation po yan. Ventilation kaya malamig po sa baba. Mga ka-builders, mga kababayan natin yan, malamig po sa baba. Yan po yung ventilation. Yan po. 1, 2, 3 meters po. 3 meters by 1 meter po. 1.5 meter. Yan po yung ventilation natin. Pakagandang ventilation. Tibay po. Bakal po natin yan. Ha? Talaga. Hindi po natin yung tinitipid o nire-reduce ng bakal. Diyan po tayo. Kasi no more cocolumber, no more nails po tayo. Ganyan po tayo magproseso ng pagbabakal ng poste, ng biga, pagbabanig. Ah, talagang po. Talagang ganyan po yan ka katindi. Katibay.
Diretso kisame. Ay, wala na. Diretso double ceiling. Wala nang kahirap-hirap. Yan, pag wala pa rin sumasalo, paulit-ulit po natin sinasabi. Yan po, base jack lang po. Patulad po nito, hindi nakasampay yung ating limang tubular. Hindi po umabot dito. Yan, base jack lang po yan. Ang tibay po. Grabe naman, sobrang hindi niyo po masusukat ang tibay ng base jack. Eh po, ilang tinulada, kaya po iangat niyan. Sa lakas po ng base jack niyan. Shoring jack. Ay, napaka heavy lakas po niyan. Heavy strength po ang yan po, yung mga ginagamit sa sakyan, mga jack po yan. Umaangat po, kano kabigat yung sasakyan. Inaangat niya po. Yun po yun, jack. At yung mabigat na slab na yan, ay, hindi po yan, hindi po yan uubra sa ating base jack. Yan po, nag-iisa lang po yan. Yan po, nag-iisa lang po yan. Ito po, kung gusto nyo lagyan ng base jack, pwede rin po, walang problema kung kayo ano. Kung gusto nyo makasigurado, yan po. Sa atin din po natin nilagyan. Alam na po natin yan, kung gaano po katindi ang biga yan, ang anilyo niyan, para po yan. Nilalambitinan po natin yan, hindi po talaga matibay po. Ito, yan. Nakasuporta na po yan, hindi po sumaka yung ating limang tubular, yan po. Sure ball na po yan, mga ka-builders. Po, nagsasahig po tayo, napaay, wala pong ka galaw-galaw ang ating tubular, wala po. Nakabangka po siya dun sa bigang matinding anilyo. Ang tibay po ng tubular, hindi po yan mayuyupi, mabibenda, hindi po. Sa bigat lang po natin, ay, hindi, ay, sampu pa pong mag-set ng pagsasahig dyan, ay, wala po yan. Mabigat na islab nga po eh. Tinatawa na lang ng tubular. Ano pa po kaya tayo lang? Bigat lang ng tao. Ay, wala ho. Mag-iingat lang po palagi ha. Sa pagsiset. Yan po. Aapak po palagi sa pagitan, sa tubular. Huwag po apak sa plywood. Baka po mabigat. Ma-crack po, mabali yung plywood. Ingat po. Ayan. Tatapak po sa tubular. Titingnan palagi. Watch your step po. Pag may plywood na po yan, ha? Pakicheck po kung nakatapak sa plywood, sa tubular. Doon po dapat aapak. Para iwas disgrasya po. Makasira po ng plywood kung ano man. So, yan po palagi apak. Mga labor, mga laborer po, yan, mag-iingat. Huwag po barabara ng pagkikilo sa ganito po. Huwag po barabara. Po, palaging aapak po sa ano, bago bumaba, yan. Make sure na nakatapak po sa tubular. Huwag po sa gitnaan ng ano, yan po, huwag. Baka po magbahod, mag-crack, mabigat po, yan, huwag po. Marahan lang po palagi, mag-iingat sa pagsiset po ng yan po. Pag nagsisiling na po, nakikisami na. Yan. Mag-iingat po, palagi po nakatapak sa tubular. Yan. Pagitan ng tubular. Surbol po yan. Ilan pa po kayo ay wala pong nakasakay po sa ano. Walong steel bar po natin na biga oh. Doon po sa ilalim ng header, yan po yung binabanggit natin paulit-ulit. Doon po siya nakabangka sa ilalim ng header ng biga. Yan po, nakashoot po yan. Nakatuhog po sa ating apat na biga. Ganyan po yung katindi para po siya gumalaw. Ay, hindi po, may banig pa po yan. Pag may banig na po yan, ay, kay tumakbo pa po kayo dyan. Sumayaw-sayaw pa po kayo, may matinding banig na po yan. Antindi pa po ng banig, antindi pa po ng nilalapagan ng banig, hinihigaan ng banig. Napakatibay po. Tubular. Antindi na po ng banig, eh, hindi nyo na po mabibreak yung matinding pagbabanig na yun, 3 inches. Ay. Antibay pa po ng hinihigaan ng banig. Aba, ambot sa imo. Wala na pong kabrik-brik yan. Yan po yung huling lalagyan natin ng sidings. Yan po. Yan na lang po. Tsaka yun. Tsaka dito. Ha? Kapiraso na lang. Saglit na lang po yan. Tapos na po natin yung ano. Yan. Ganyan po ang no more nails, no more coco lumber. Yan po. Winakasa na po yan ang inyong lingkod. Matibay na pagbabanig.
pag-aanilyo, pagpoposte, ah, talaga poste, ah, paulit-ulit natin sinasabi yan, busog na busog sa anilyo yan. Wala pong kawala ang buhos. Kaya wala pong kahoy, walang pako, ay wala na po yan. Wala na po yan, neder na po yan. Pako, kahoy, wala na po. Aanhin pa po yan sa ginagawa nating, aanhin pa po yan mga kahoy at pako niya sa ginagawa po nating pag-aanilyo. Plywood lang po at GI wire. Barena, butas lang po yan. Cordless barena, ay, galing po. Wala na pong extension cord. Cordless na po, okay po yan. Magaling yun, mabilis. Tapos pasok alambre. Biga, hatak, pasok mo na lahat ng alambre. Bago yan, hatali na po yun. Ganun na po, ililibil lang po yun. Yan po, yung tayo, diretso. Yan, may level bar. Nakatap na kapartner palagi, level bar. Hulo, hulog. Yan, ay sige po. Yan po, plywood lang po. Porma sa poste, plywood. Tali sa bakal mismo. Mismo mga anilyo. Tatali ang plywood na to. Yan. Yan lang po. Tatali to. Wala, kahirap-hirap. Yan po. Double alambre. Double GI wire. Eh, okay po yun. Apo, partida. Single lang alam po. Nilalagay ko. Wala lang po. Kawala siya. Apo, butas, butas. Butas, 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 butas. Dalawa. Nakayaka po mismo sa mismong anilyo. Yan. Ito itong forma. Yan. Kanya, no? Set na yung poste. May anilyo na. Yan po. Yan. Forma na. Forma na yan. Tali na po yan. Walang kahoy yan. Wala pong kahoy. At tukod. Ay wala po. Hindi po siya kakawala. Matinding anilyo. Ay. Yan po yung ano. Reality dyan. Yung minaster ng yung lingkod. Wala po. A few hours. Isang oras. Tanggal na pong forma niyan. Yan po. Isang oras. Patas buhos po. Isang oras mahigit. Ay. Tinatanggal na po. Natanggal ko na po ang forma niyan. Pipinisin po yan na maganda, skim coat, ah, palitada. Ah. Wala na po yan. Yan po yun. Buo po natin makukuha ang ating pinorma. Magagamit pa po natin yan. Hindi po masisira. Pero po doon sa traditional na ginagawa natin, may mga formang 2x2 pa to. 2x2, may mga ganyan-ganyan pa po yan. Oh. Tapos pag binuhusan, lobo naman. Apa. Kaya ka po mismo siya sa anilyo, 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 anilyo. Kaya ka po yung GI wire na yan para po'y kumawala. Anilyo. At swabe na pagbubuhos ng poste. Hindi mi na madali, hindi pinapaspasan. Yun po, wala pong uulitin, walang pagsisisihan. Mas pulido po yun. Ganun pamamaraan. Wala pong buntis, walang lobo, hindi binibigla. Hindi binabalasubas mo, ah, hindi po ganun. Para po ang trabaho ay pulido, wala nang uulitin, wala nang. Ganyan po. Kahit mga tao ko, after buhos namin natin, pinapatanggal ko na yung forma, talaga kamot sila eh. Nakita nila, oh, may umano ba? May lumuhos ba dyan eh? Sa tindi ng anilyo niya, kinain ng buhos, pagtigas niya, ay nako. Ewan ko lang. Hindi na po yan kakawala, mga ka-builders. Pag ganyan po proseso ng pag-aanilyo ng poste, ah, huwag na po kayong magduda. Subok na po yan. Master na po yan natin. Master na po yan natin. Gusto niya po bukas na tanggalin. Ay, wala naman po problema. Atin lang po eh, para may oras pa naman. Medyo walang ginagawang tao, pinapatanggal ko na po yan. Maluwang pa naman ang oras, maaga pa. Tanggal na yan. Release na yan, tabi na yan kagad. Buo yan, wala akong kawasak-wasak yan, kabalik-bali yung ating forma. Wala. Buo po yan makukuha. Magagamit po yan sa maraming poste uli. Maraming poste pa po, ano yan. Wala pong ano yan. Wala na pong matatanggalin pa ako. Wala, re-release lang po yung alambre. Alambre, jay, wala. Buo po makukuha yan. Yan, busog po sa anilyo yan. Poste na yan. Busog na busog sa anilyo yan. Para po yan. Kumanon. Tapos may horizontal po. Horizontal, bakal. Ah, nakaka-eskwala po yan dyan. Ako.
tibay mo ng pader. Ginawa nating hollow blocks, siya po. Ginawa po natin, hinulma natin yung hollow blocks na yan. Tatlong hollow blocks, horizontal. Tatlong hollow blocks, horizontal po. 40-40 po ang dowels niyan. Yan, ganyan po yan. Ah, hindi po natin yan sino-shortcut na kung ano-ano po. Sinauna mo ba? Yun lang po. Ay, hindi na po yun. Old. Yun lang po kasi ang alam talaga nila. Pasalamat naman po yung lingkod. Na-discovery ko po to. Sa atin po ibinigay ito ng tadhana itong na-discovery na to. Yan, winakasa na po. Kung may no more nails na po sa mga plywood na nabibili, no more nails na raw. Yan po. No more nails, no more coco lumber na po sa concrete slab. Diretso kisame pa po. Ganyan po katindi yan. Ang kamot po sila dyan. Pati mga engineer po natin, talagang saludo po sa na-discovery natin. Saludo sila. Saludo po sila sa na-discovery ng inyong lingkod at napapanood po nila na mga engineer po natin na magagaling, mga civil engineer. Mga civil works po yan. Engineer natin, mga mahuhusay, mga high-rise building engineer, contractor, architect. Nakakapanood din po ng ating yan po. Ating no more nails, no more coco lumber, concrete slab with ceiling diretso kisame na po. Elegant, semi-elegant. Ma-i-install nyo po sa na-discovery na inyong lingkod. Ma-i-install nyo po lahat ng gusto nyo, kisame na gusto nyo po na posible. At ang sinasabita po ng kisame, nilalapagan po ay napakatibay po. Tubular. Tubular po yan. Tubular po. Para po magduda na yan po ay matibay po yan. Yan po. Nagkikisami po tayo. Ay, wala pong kaubod ng tibay po. Tatawanan lang po tayo ng tubular. Yan po, mga ka-builders, mga kababayan natin. Yan po. Mga plano pong magpa-contract po sa inyong lingkod. Yan po. Pa-layout po. Magpagawa ng kanilang pinapangarap na bahay. Yan po. Diretso kisame po. May mga nagpa-planong gusto mag-negosyo ng gagawin nilang apartment. Ay, nakabili sila ng property. Tatayo sila ng apartment. Ayan po. Master na po yan ang inyong lingkod. Kahit ilang palapag pa po yan. Ayan. Mga ka-builders. Ang pinaproseso ang kahoy talaga. May tanong pa po yan. Po, mag-ano na po tayo. Ayan, update po natin. Pagkatapos po na ito, magbabanig. Yan, mapapanood nyo po. Mga natin dyan, kababayan, mga ka-builders, client po, na yan po. Naghahanap ng mabuting contractor, maayos na contractor po, para sa ipapagawa nilang bahay, papalayout po, yan po. Yan po, ang contact na inyong number, naka-flag na po mismo sa description box po. Ayan. Call or text lang po sa mga po, nais pong magpa-contract po ng kanilang ipapagawang bahay man po, kung ano man po, establish or business po, business building. Yan po. Call or text lang po sa inyong lingkod palagi. At schedule po natin yan. Sige, hanggang sa muli po. At shout out sa lahat po, mga kababayan natin, all over the world po, all or all abroad, Luzon, Visayas, Mindanao, shout out po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa lahat ng mga ginagawa sa buhay. God bless po. At magpakabuti lang po habang may binibigyan. Binibigyan tayo ng buhay, ng lumikha po, at pasalamatan lahat ng nandito sa mundong ibabaw po. Na pinapakinabangan po natin, ipasalamatan po natin yan araw-araw po. Hanggang sa pagising natin, binigyan pa tayo ng talaga namang masaganang buhay pa rin na binibigay sa atin. At ayan, suklian na lang po natin ng maayos at kabutihan sa kapwa.
po, lahat po ng bagay dito sa mundo na nandiyan po, ayan, mapahayop man po kalikasan, eh, galangin po natin yan. Galangin po natin ang mga binigay po tayo, tao lang po, na binibigyan na ng pansamantalang buhay, biyaya, ay pasalamatan po natin yan. Ano mo po yung binigay, yun po, pasalamatan po ng abot, abot langit po ang pasasalamat natin na dapat ibigay natin sa lumikha po ng lahat dito. Lahat po na nakikita natin yan po. Magpakabuti na lang po habang may buhay na binibigay. Magpakabuti na lang habang may buhay na binibigay, tinatamasa, yan po. Magpasalamat na lang sa kung anong meron na binigay at ligtas sa lahat ng sakuna, sa sakit, yan po. Pasalamatan po natin yan. Pasalamatan po natin yan ng abot langit po. Pasasalamat natin yan. Tayo binibigyan ng lakas. Ligtas po sa lahat ng bagay yan. Pasalamatan po natin sa ating dakilang lumikha, sa ating Panginoong Jesus yan. Yan po ang Queen ng kaligtasan natin yan, si Jesus. So kahit saan man po tayo, tumawag lang po tayo sa Kanya. Huwag po tayo magduda. Andyan po siya sa likod natin. Nakaalalay po. Yan, hanggang sa sunod po. Salamat. Mga ka-vlogger natin, ingat kayo palagi. Yan, salamat sa inyo. Mga clients natin, po, salamat po sa pag-views. Yan. Okay po, hanggang sa muli po. God bless po sa inyong lahat.